Hello! So ang topic natin ngayon ay ano ba ang tamang laman ng ating first aid kit sa bahay? Lalot-lalot na at meron tayong mga bata o mga chikiting sa ating tahanan. Okay? First, dapat meron tayong band-aid. Ang purpose nito ay para maprotektahan ang sugat at matigil ang pagdurugo para hindi ito ma-infect o hindi ito magka-infection. Pangalawa, kailangan natin ng tinatawag na elastic bandage. So ano ba ang purpose ng pagkakaroon ng elastic bandage? Para ito magbigay ng pressure upang malunasan ang tinatawag natin na sprain or strain sa ating mga muscles. Okay? Pangatlo, kailangan natin ng tinatawag na gauze. Okay? Ang purpose ng gauze ay para malinisan at matakpan ang sugat upang iwas infection. Para usually ginagamit natin ito sa mga malalaking sugat. Okay? Pang-apat, kinakailangan natin ng cotton swab. So ang cotton swab ay hindi lang sa pagpapaganda, ginagamit rin ito panglinis ng sugat. So usually, ina-apply natin ito ng alcohol or betadine solution at ito ay nilalagay doon sa sugat before natin lagyan ng actual na gamot. Okay? So yan yung purpose ng cotton swab. Pang-lima, kailangan natin ng gunting. Pero dapat ang gunting natin ay round tip or hindi sharp yung tip ng scissors para iwas sa mga injury, lalot-lalot na ang ating paggagamitan nito ay mga bata. So ano ba ang purpose ng gunting? So kailangan ito para guntingin ang ating mga bandage or mga dressing depending kung gano'ng kalaki ang kinakailangan nating gauze or dressing. Ginagamit rin ito pagtanggal o pangtanggal ng mga dressings na atin nang ginamit sa sugat. Okay? Pang-anim, kailangan natin ng thermometer. So, alam naman natin kung ano ang purpose nito, di ba? Para malaman natin kung meron ba talagang ongoing na lagnat ang ating mga bata at para din malaman natin ang tamang paggamit ng gamot. Okay? Pang-pito, kailangan natin ng paracetamol. Kung walang paracetamol or allergic siya nito, pwede siyang bigyan ng ibuprofen. So, itong mga gamot na ito na paracetamol or ibuprofen ay ginagamit kontra lagnat at ginagamit din ito para sa sakit. Okay? Meron pala akong video previously na nagdi-differentiate or kinumpare ko ang paracetamol at ibuprofen. Tingnan nyo na lang dyan sa channel ko. Okay? Pang-walo, kailangan natin ng antihistamine. Antihistamine tulad ng cetirizine or mga Benadryl. Okay? Ang purpose nito ay para ito ay isang gamot para sa allergies or para sa pangangati. Okay? Pang-siyam, kailangan natin ng antibiotic cream. Okay? Merong mga antibiotic cream na nabibili lang over the counter. Ang purpose nito ay ito ay isang gamot na pinapahid sa mga sugat after mo itong linisan. Ito ay para maiwasan ang infection or impeksyon doon sa sugat. Okay? Pang-sampu. Malapit na tayong matapos. Pang-sampu ay calamine lotion. Ang purpose ng calamine lotion, hindi ko alam kung nagamit yun na ito nung bata pa kayo or nagamit ito ng mga magulang nyo. Ang purpose ng calamine lotion ay isa itong gamot na pinapahid para sa mga pangangati or doon sa mga kagat ng mga insekto tulad ng lamok. Okay? Pang-11 or pang-11, mga alcohol wipes. Ano ba ang purpose ng alcohol wipes? So, ginagamit ito panglinis ng sugat or panglinis ng balat. Okay? Make sure lang na huwag nyo masyadong i-rub itong alcohol wipes kasi medyo masakit din ito kung mapunta sa ating open wound or doon sa sugat. Okay? Pang-12 or pang-12 nating content ng first aid kit, kailangan natin ng disposable gloves. Okay? Ang purpose nito ay sinusuot natin ito upang maiwasan ang kontaminasyon ng mikrobyo papunta doon sa sugat na ating nilinisan. Okay? Sorry, medyo hirap ako sa pagtatagalog. Protection din ito sa atin na gumagawa ng first aid. Okay? Pang-13, kailangan natin ng hand sanitizer. Okay? Kung sakaling wala tayong soap and water na readily available, gamitin na lang natin ang hand sanitizer or pwede rin alcohol. Okay? Pang-14,
kailangan din daw natin ng flashlight with extra battery. So, hindi naman natin maiwasan na paminsan-minsan ay walang kuryente or nasa labas tayo ng ating bahay at walang ilaw doon. So, kailangan natin ng ilaw or source ng ilaw tulad ng flashlight at syempre kailangan din ng spare battery para makita natin ang ating paligid para iwas din sa mga sakuna or doon sa kinakailangan din ito sa mga emergency. Okay? Pinakahuli sa lahat ay kailangan natin ng first aid chart. So, ang purpose nito, kung sakaling hindi natin alam kung ano ang gagawin, eh, doon na lang tayo magbabasa para magabayan tayo sa tamang paggawa ng first aid. Pero, kung sakaling hindi ninyo mamanage ang problema sa bahay, huwag na huwag kayong magdadalawang isip na pumunta sa inyong doktor or sa inyong pediatrician. Okay? Bye!